Magandang gabi po lahat sa ating lahat mga kaibigan. Yan, nandito na rin po ulit tayo sa ating mystery of history and prophecy. Sino ba nandito kagabi? Okay, yung nandito kagabi, mag-quiz muna tayo, okay? Ating pong quiz kaibigan, by the way, kung may question po kayo, isulat niyo po sa inyong quiz card. Sa likod po yung quiz card, isulat po natin yan. At ating pong sasagutin yan sa ating question and answer portion sa isa sa ating mga gabi. Quiz muna tayo ngayon bago tayo tutuloy sa ating pag-aaral. Ang ating quiz po ngayon ay patungkol sa Antikristo na pagtatakip. Yung ating pong natutunan kagabi. Handa na po kayo sa ating quiz? Okay, so po ang ating quiz kaibigan, number one, kung wala po kayong quiz card, itaos na po yung kamay at kayo po ay bibigyan ng quiz card ng ating volunteer. Unang tanong po, kaibigan. Tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga Antikristo. Tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga Antikristo. Tama o mali? Pangalawang tanong, tama o mali? Sa halip na makita ang tunay na masama ang galing sa labas ng kumakalaban kay Kristo ang Antikristo, ay tulad kay Judas na nanguloob at nagkukunwaring Kristiyano. Tama o mali, sa halip na makita ang tunay na masama ang galing sa labas ng kumakalaban kay Kristo, ang Antikristo ay tulad kay Judas na nanguloob at nagkukunwaring Kristiyano. Tama o mali? Pangalawang tanong, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Pangalawa na tanong ko? Tanong, ano ang sinisimbuluhan ng isang araw ng hula sa Biblia? Ano ang sinisimbuluhan ng isang araw ng hula sa Biblia? Wala pong tama ang mali dyan, hindi yan. Yan po ay isang galaw. Panglima, ano? Ang Antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Ang Antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Pumili na po kayo dyan, tao o kaharian? At yan pong sagutan, hindi yan. Ang inyong mga papel. Check your paper. Honesty is the best policy. Okay, unang tanong. Tama ba rin? Yan po ay? Tama. Pangalawang tanong, tama ba rin? Sa halip na makita ang tunay ang masama galing sa labas na kumakalaban kay Kristo, ang Antikristo ay tulad kay Judas, na nanuloob at nagkukunwaring Kristiyano. Tama o mali? Yan ay tama. Pangatlong tanong, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Tama o mali? Yan ay tama. Apat na tanong, anong sagot dyan? Isang taon. Very good. Isang literal na taon. Panglima, anong sagot dyan? Isang tao o kaharian? Ang isang Antikristo, isang tao o kaharian? Yan ay kaharian. Yan po ang ating natutunan kagabi-kabigan. Sino po na-perfect sa kanilang quiz? Oh, very good. May na-perfect sa ating quiz, kaibigan. By the way, welcome po ulit, kaibigan, sa ating Mystery of History and Prophecy Seminar. Kung kayo po ay makaka-attend ng 15 nights sa ating seminar, kaibigan, kayo po ay makakatanggap ng DVD. Yan po ay Prophecy Foundation DVD na inyo pong pwedeng mapanood sa inyong mga tahanan. Kung kayo po ay makaka-attend ng 15 nights. And ito po ang ating lesson ngayong gabi, kaibigan. Ito po yung libreng lesson po natin ngayong gabi na punin niyo po itong sagutan. Basahin niyo po yan. May summary sheet po yan sa dulo, sagutan nyo po yun at ibalik nyo po sa amin at amin pong i-check yun at amin pong ibalik sa inyo. Pagkatapos ng seminar na ito, kayo po ay may isang diploma galing po sa Amazing Facts. Yan po ang matatanggap nyo, kaibigan, kung kayo ay magsasagot ng ating lesson. May children's program din po tayo. Siguro tapos na yung children's program natin doon po sa daycare. Nagsisimula po sila doon, kaibigan, mga 6 or 5:30 to 6 po sila nagsisimula doon. Kaya may mga kabataan po kayo, punta niyo po rin, kaibigan. Pareho po ang ating mga topiko sa children at dito po sa adult. Invite your friends. Kung, kaibigan, may maimbita po kayo na kaibigan,
may libre po kayong aklat na matatanggap galing sa akin. Kung may imbita po kayo, kaibigan, kung kayo yung pinaka may maraming na imbita, kayo yung makakakuha ng aklat o ng libro. By the way, invite your friends sa pagpatuloy po sa ating pag-aaral. Ano po ba ang ating aabangan sa mga susunod na gabi sa ating pag-aaral? Kaibigan, bukas po ng gabi, kaibigan, atin pong titingnan ang pinakakinasusuklaman na tupiko ng Diablo. Ito po yung hindi niya pinakagusto, kaibigan, na tupiko. Kaya bukas po, atin pong sikapin na tayo po ay makakabalik sa ating pag-aaral po dito sa lugar na ito. Yan po ang pinaka-hindi niya gusto na matutunan po nating lahat. At sa Miyerkules po, kaibigan, may offer po ako. Kayo po ay makakatanggap ng $10,000. Well, anyway, wala akong pera na laking ganyan, kaibigan. Kayo po ay makakatanggap ng $10,000 for a missing Bible text. Hahanapin po natin ang tekstong ito sa buong Biblia. Kung iyo pong mahanap iyon, mabibigyan po kayo. Siguro hindi 10,000, pero bibigyan ko kayo ng 1,000. Kung mahanap natin, so hahanapin natin ito, kaibigan. Hindi po ako nagsisingaling. Bibigyan ko kayo ng 1,000 kung makita natin ang na walang tekstong ito sa Biblia. Atin titinan po yan sa Miyerkules, kaibigan. Pero huwag kayong mag-absent. Kasi kung mag-absent kayo, hindi nyo matatanggap yung 1,000. So, kailangan ipakita nyo sa akin kung saan yun sa Biblia. Anyway, yan ang ating titinan sa Biblia. Yan po ay Miyerkules ng gabi, kaibigan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay muna'y tumayo at tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat. Dahil po sa panahon na iyong pinagkaloob, oras na iyong ibinigay upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Sa gabing ito, patnubayan niyo po ang bawat isa. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ang ating pong tupiko ngayong gibigibigan, Revelations 2 Mysterious Witnesses, ang dalawang saksi sa aklat ng Apokalipsis. Alam niyo po, kaibigan, ang pinaka-common na tanong sa aklat ng pahayag ay ang kung sino ang dalawang saksi ng Apokalipsis. Napakaraming mga naghakahaka, kaibigan, ngayon patungkol sa Apokalipsis or patungkol sa dalawang saksi na nabanggit dito sa aklat ng pahayag. Well, saan mo ba yan makikita, Brother Eve? Atin po titinayan, kaibigan, sa Revelation 11, verse 1 to 3. Dito po natin makikita ang dalawang saksi na nabanggit sa Biblia. At napakarami mga theologians, napakarami mga nag-aaral sa aklat ng pahayag na kanilang hinakahaka ang patungkol sa dalawang saksi na ito. Napakarami mga eksplanasyon na kanilang binanggit. Pero ito po yung titinan, kaibigan, dito sa Biblia, hindi po tayo maghakahaka sa ating pagsagot sa mga katanungan ito. Dito po natin mabasa sa Revelation 11, verse 1. Ito po ang binanggit. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang luubang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yoyorakang 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi. Nabasa ba natin yan? Dalawang saksi. At sila'y magsisipang hulang, ilang kaibigan? 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Now, ang una natin pong nakikita dito, kaibigan, sa pag-aaral, ay ang 42 months ay magkapareho sa 1,260 days. Okay na po? Yung po yung nakikita natin dito na ang 42 months pala ay equals or magkapareha sa 1,260 days, mga araw sa hula. Kung atin po tinang kaibigan, kung atin pong gagamitin ang formula sa Biblia, 42, that is months, times 30 dahil may 30 days sa isang buwan, yan po ay equals 1,260 days sa propesya, sa hula. Pero alam natin, kaibigan, na sa propesya, ang isang araw sa propesya, ilan ngayon? Isang literal na taon.
Yan po ay mababasa natin sa Numbers 14:34, Ezekiel 4 verse 6, Genesis 29 verse 27. So ibig sabihin kaibigan, ang 1,260 days na yan sa propesya, yan ay isang literal na taon, 1,260 years. Yan po ang ating nakikita ngayon kaibigan. Kung gusto niyo po, may mga teksto po tayo dyan. So ang 42 months kaibigan or 42 na buwan ay equal sa 1,260 na mga literal na mga taon. Ito po ang ating nakikita ngayon kaibigan sa pag-aaral po natin. Ito po yung una nakita po natin. Napaka-important po nito. Now ating na-recognize kaibigan na ating titingnan pala ang nakaraan upang maintindihan natin at ang kasagutan ng fulfillment ng propesiyang ito. At kaibigan, wala pong 1,260 literal years na propesiya na sa hinarap. Ito po ay natapos na. Wala na pong 1,260 years sa hinaharap na propesiya. Ito po ay naganap na. Kaya nga, tinignan natin ang nakaraan. At ito kaibigan, binanggit po dito na ang two witnesses, ang 1,260 years ay propesiya patungkol sa saklot. Actually, kaibigan, ang saklot ay, or magaspang na kayo, ito po ay kahihiyan. In other translation. So, kaibigan, natin po nakita dito, natitinan natin ang nakaraan para matingnan natin at naganap na ang 1,260 years na propesiyang ito. Pero, kaibigan, hindi pa rin natin nasagot ang katanungang sino ang dalawang saksi sa Apokalipsis. Gusto niyo bang malaman, kaibigan, kung sino yung dalawang saksi na yan? Well, tingnan po natin, kaibigan. Sa Revelation 11 verse 4 to 6, atin pong titinan dito, ang mga ito ay ang dalawang punong, olibo at ang dalawang kandilero. Now, nakita po natin, kaibigan, na ang dalawang saksi pala niyan ay ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon sa ng lupa. So, kaibigan, dito natin nakikita na ito ay symbolic. Hindi po ito isang literal. Symbolic na mga bagay. Atin po titignan, kaibigan, verse 5. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway, at kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit. Ang dalawang saksi na ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Dahil sa mga salitang iyan, kaibigan, napakaraming mga nagsasabi na ang dalawang saksi na ito ay walang iba kundi si Moses at saka si Elijah. Yan ang sabi nila. Dahil nga, si Elijah at saka si Moses, dahil sa mga salitang na ang tubig ay naging dugo at yung apoy na galing sa langit, yan po ang kanilang sinabi, kaibigan. Pero atin po titingnan, ito ba talaga ay si Moses at saka si Elijah na darating sa kahuli-ulihang mga araw dito sa ating lupa? Babalik ba sila? Sila ba ay babalik sa lupa at sila'y magsisigawa ng iba't ibang mga mirakulo? Titignan mo natin, kaibigan, hindi po ito si Moses at saka si Elijah. Kung atin po titignan, kaibigan, ang Biblia po ay puno ng pasimbolo. Especially ang aklat ng pahayag ay puno ng pasimbolo. Kung atin po titignan, kaibigan, may mga pasimbolo din sa ating mundo. Ano bang simbolo niyan? Yan ay Toyota. Yan ba ay Toyota, kaibigan? Anong Toyota? Ano bang Toyota? Isang sasakyan. Sa Biblia, kaibigan, binanggit po doon na ang dalawang saksi ay ang dalawang kandilero at ang dalawang olibo. Yun po ay pasimbolo sa aklat ng pahayag. Kung ating buti ng kaibigan, sabi nila na ito ay si Moses at saka si Elijah, hindi po maging si Elijah at si Moses po yun, kaibigan. Bakit? Dahil hindi po darating si Elijah at si Moses na may apoy na lalabas sa kanilang bibig. Kasi nabanggit po kanina na may apoy sa kanilang mga bibig na lalabas. Ibig bang sabihin na darating si Moses at si Elijah at gumaganon sa mga apoy?
Sa inyo? Hindi, kaibigan, hindi po ito literal na mga tao na nabanggit po dito. By the way, kaibigan, sa ating pong pagkapatuloy sa ating pag-aaral, titingnan po natin ang dalawang prinsipyo sa pag-aaral ng Biblia. Ano po ba itong dalawang prinsipyo na ito, kaibigan? Una po, ang Biblia ang magbibigay kahulugan sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kaibigan, kung ano ang sinasabi ng Biblia, gagamitin natin ang Biblia sa pag-explain. At titingnan natin ang kahulugan hindi sa ating sariling kaunawaan, kundi sa sariling pagsabi ng Biblia. Ang pangalawa, kaibigan, ikumpara ang kasulatan sa kasulatan. Ito po ang dalawang prinsipyo sa pag-intindi ng propesiya. Ito po ay napaka-importante, kaibigan, ng mga prinsipyo. Upang maintindihan natin ang dalawang saksi sa Biblia, gagamitin lamang natin ang Biblia, ikumpara natin ang Biblia, at ang Biblia mismo ang sasagot sa kanyang sariling tanong. Okay, tingnan natin kung sino ang dalawang saksi. So, sino ang dalawang saksi, kaibigan? Upang maintindihan natin ito, kaibigan, atin munang iwanan ang pahayag, ang aklat ng pahayag, at pupunta tayo sa ibang dako ng aklat ng Biblia. Punta po tayo sa Zechariah 4 verse 2 and 6. May tanong ko lang, kaibigan, ano ngayon nakita natin na dalawang saksi, dalawang kandelero, at dalawang olibo? Kandelero, olibo. Malinaw po? Tingnan po natin, kaibigan, kung may makikita ba tayong ganyan din sa ibang dako ng Biblia. Sa Zechariah 4, 2 and 6, kaibigan, punta po tayo dito upang sagutin kung sino ang dalawang saksi na yan. Alam po natin na yan ay pasimbolo, hindi po yan isang literal. Sabi dito sa Zechariah 4 verse 2, at sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? Ito ang Panginoon na nakikipag-usap kay Zechariah. At aking sinabi, ako'y tumingin at narito, isang, ano, kaibigan? Kandelero na taganas na ginto na may taza sa ibabaw niyaon at ang pitong ilawan niyaon sa ibabaw. Nakita po natin? Kandelero. May pitong tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. Patuloy. At may dalawang puno ng olibo. Yan ba ang ating nakita kayo na sa aklat ng pahayag, kaibigan? Ang dalawang olibo at ang dalawang kandelero. Kandelero, olibo. Nakita po natin dito sa Zechariah. Sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng taza at ang isa'y sa dakong kaliwa niyaon. Tira pa natin, kaibigan. Nang magkagayoy, ang anghel na nakipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? Nagtanong ang anghel, hindi mo ba alam kung ano ang mga ito yung nakita? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Ano ang sabi, kaibigan? Nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi. Ano ang sabi, kaibigan? Ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng hukbo. Ibig sabihin, kaibigan, ano ang nagpapasimbolo sa dalawang saksi? Sa atin nakita dito, ang dalawang kandelero at ang dalawang olibo, yun ay nagpapasimbolo sa salita ng Panginoon. Ito pala ang Biblia, kaibigan. Sino ang dalawang saksi? Ang Biblia, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Dito mo na nakikita, kaibigan, na ang Biblia pala ay puno ng mga napaka-amazing na mga bagay. So atin nakita ngayon, kaibigan, sa ating unang pag-aaral, na ang dalawang saksi pala na nandun sa aklat ng pahayag ay nagpapasimbolo sa salita ng Diyos, kaibigan. Sila po ang aklat na banal, ang banal na salita ng Diyos, kaibigan. Sabi nga ng Biblia sa Psalm 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas, kaibigan. Ano ba ang purpose ng candle, kaibigan, or candelero? Upang bigyan tayo ng liwanag. Yan din ba ang purpose ng Biblia? Yes, kaibigan. Upang bigyan tayo ng liwanag. Alam niyo po, kaibigan, sa atin pong pag-aaral, siguro naliniwagan tayo. Siguro nabigyan tayo ng kaliniwanagan sa ating pag-aaral sa Biblia. Yung mga bagay na hindi natin naintindihan dati ay ating naunawaan. Ganun po ang Biblia, kaibigan. Ito po ay magbibigay ng liwanag sa ating landas. Yan po ang
binanggit sa Biblia. Nabanggit po kayo na kaibigan na ang dalawang saksi na ito ay may kapangyarihan na sarhan ang langit at may kapangyarihang yung dugo, yung tubig ay magiging dugo. Ang tanong ko po kaibigan, may kapangyarihan ba ang salita ng Diyos na isara ang langit at gawing dugo ang tubig? Pahiran ng salot ng lupa? Ito ba ay may kapangyarihan ba ang salita ng Diyos na gawin ito? Oh yes, kaibigan. Ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan po dyan, kaibigan. Dito po natin nakita, kaibigan, na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan gumawa noon. Now, how about si Moses at saka si Elijah na sinasabi ng karamihan na sila ang dalawang saksi? Well, kaibigan, kung atin pong titingnan, sila po ba ay nagpapasimbolo sa dalawang saksi? Itong si Moses at si Elijah ba ay nagpapasimbolo sa buong kasulatan? Ang Biblia? Yan kaibigan, ang sigut po niyan ay yes. Bakit po? Let me explain. Kung atin po titingnan, si Moses ang nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The five books of the Bible. Siya po ang nagsulat po nito, kaibigan. Nagpapasimbolo po si Moses, kaibigan, na siya po ang kautusan. Siya po ang sumulat sa aklat ng Exodus. Siya po ang nagpapasimbolo sa kautusan. Kung gusto niyo po ng teksto niyan, kaibigan, mabasa niyo po yan sa John chapter 1, verse 17. Na nagpapasimbolo si Moses sa kautusan. How about si Elijah? Si Elijah po, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa propeta. Kung gusto niyo po ng teksto, yan po ay mababasa natin sa Malakay 4, 4, and 5. Na si Elijah, kaibigan, ay nagpapasimbolo sa buong propeta, sa buong kasulatan. Kahit nga si Jesus, kaibigan, ay binanggit si Moses at si Elijah. Tingnan po natin, kaibigan, kung anong sinabi ni Jesus. Sabi nga dito, sa Lucas 24, 27, at magmula kay Moises, number one. At sa mga propeta, yan po ay sino? Nagpapasimbolo niyan? Elijah. Ay ipaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So atin po nakita dito, kaibigan, sabi ni Jesus na ang lahat ng kasulatan, si Moises, ang mga propeta, ay nagpapakita tungkol sa akin. Yan po ay patungkol kay Jesus. So atin po nakita, kaibigan, na si Moses at saka si Elijah ay ginamit ng mga pasimbolo patungkol sa Biblia. Ginamit na pasimbolo sa Biblia. Ang dalawang saksi, kaibigan, ay nagpapasimbolo ngayon ang kautusan at ang propeta. Malinaw po ba, kaibigan? Ang kautusan, yan ay kay Moses, at ang propeta, yan ay kay Elijah. The rest of the Bible, ang buong Biblia. Now, ang prophecy, kaibigan, at tinakita po sa Revelation chapter 11, binanggit po na ang dalawang saksi ay na kahiyan, nandun sa kahiyan for ilang taon, kaibigan? 1,260 years. Ito po, kaibigan, ang propesiya na ang dalawang saksi ay nasa year na ito na kinahiyan. Magaspang na kayo. Actually, kaibigan, hindi atin po itong pag-aaralan sa susunod na lecture, pero ngayon atin lang po itong titinan ng konti. Ang 1260 years, kaibigan, kung titingin tayo sa nakaraan, may panahon ba kung kailan ang dalawang saksi, ang salita ng Diyos ay nanghula na nakadamit ng magaspang na kayo o kahiyan, isang panahon kung saan ang Biblia ay ipinagbawal? Meron ba, kaibigan, sa kung titingnan natin ang history sa nakaraan, may panahon ba na ang Biblia ay hindi mo mababasa? May panahon ba na hindi mo pwedeng buksan ang Biblia? Yes, kaibigan. Ito yung panahon, kaibigan, ang iba sinasabi nila ito na Dark Ages. Itong 1,260 years nito, ito yung panahon, kaibigan, na hindi mo pwedeng buksan ang banal na kasulatan. Dahil susunugin ito, ito ay hindi pwedeng mabasa ng kahit sino. Naalala ko, kaibigan, yung mga Waldensians. Ang ginawa ng mga Waldensians sa panahon ito, sa 1,260 years, doon po sila sa mga bukirin. At doon sila nag-aaral ng banal na salita dahil kung sila ay makikita ng mga Romanong sundalo, kaibigan, sila po ay papatayin.
So ito yung time, kaibigan, na hindi mo pwedeng basahin ang Biblia. Ang ginawa pa nila, kaibigan, sila po ay may mga bulsa sa kanilang sapatos. May mga bulsa silang maliliit sa kanilang mga jacket. Na ang kanilang gagawin, pupunta sila doon sa mga marketplace, pupunta sila sa mga paaralan, kukunin nila yung mga maliliit na mga papel. Yun ay mga Bible verses. At yun ay kanilang ibibigay sa kanilang mga classmates. Yun ay ibibigay nila sa kanilang yung mga tendero. At yung mga taong yung kaibigan, doon sila magsimulang magbasa sa isang mumunting papel, yun ang banal na kasulatan. Alam niyo kaibigan, ngayon sa ating panahon, napaka-kumpleto na po ng banal na kasulatan. Ngunit hindi pa po natin mapag-aralan. Noong una pa lang kaibigan, sila po ay tapat na nangangaral at kahit nga yung mga magulang dati sa Waldensians, ang ginawa nila kaibigan, sabi ng isang magulang, nabasa ko ito sa isang aklat, sa panahon ito. Sabi ng isang magulang, okay lang. Ang kanilang ginawa sa kanilang anak, mag-aral siya ng banal na salita sa kanilang tahanan, doon sa mga bukirin, at kanilang ipapadala ang kanilang mga anak doon sa mga paaralan, at doon sa paaralan, kaibigan, sinabi ng kanyang nanay bago umalis ang kanyang anak, sabi niya, kung hindi man tayo magkikita dito sa lupa, magkikita na tayo sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ibig sabihin, ang kanilang mga magulang, sabi nila, basta maipahayag mo lang, basta maibigay mo lang ang banal na kasulatan sa mga taong ito, pag mamatay ka, walang problema, magkita tayo sa pagbabalik ni Jesus. Napakatinding espiritu, kaibigan, sa mga taong ito. Ganito ang epekto ng banal na kasulatan sa kanilang buhay na kahit hindi na ito pwedeng ipagbabasa ng mga tao noong una, sila pa rin ay nanatiling tapat sa banal na kasulatan. Kaibigan, may pribilehiyo ba tayong magbasa ng kasulatan ngayon? Yes. May kalayaan ba tayong magbasa ng banal na kasulatan ngayon, kaibigan? Yes, kaibigan. Bakit hindi natin buksan? At bakit hindi natin bigyang pansin ang Biblia? Patuloy pa tayo dito, kaibigan. Conflict of the Ages, Volume 5, Paragraph 2, page 267. Ito po ang binanggit, kaibigan, sa isang komentary. Nang ipinagbawal ang Biblia ng relihiyoso at sekular na otoridad, nang testimonya nito ay binali at lahat ng paraang maimbento ng tao at, ano kaibigan? Demonyo ay ginawa para mailiko ang isipan ng mga tao galing dito. Na kung sino man ang nagbabalak ipamamalita ang katotohanan ay tinutugis, tinatraidor, sinasakit, nililibing sa kulungan. Naintindihan niyo kaibigan kung gaano ka risky magbasa ng Biblia noong panahon? Sa panahon ng 1,260 years? Sila po ay papatayin. Sila po ay uusigin. Sila po ay ikukulong. Kaibigan, ito po ay napakagandang pag-aral sa istorya. Sabi nga dito, naging, ano kaibigan? Martir. Ano ba yung martir? Ang martir, kaibigan, hindi lang sabihin, kahit papatayin siya, hindi niya ipagpalit ang kanyang pananampalataya. Ito yung martir. Napakaraming yung martir sa panahon ito. Naging martir sa kanilang pananampalataya, una, pilitang lumayo papunta sa mga bundok. Ito yung nabanggit ko kanina. At mga butas at kuweba sa lupa, noon ang masunuring saksi ay nanghula na nanamtan ng magaspang na kayong. Kaya po ito, kaibigan, ang dalawang saksi na ito ay nagpropesiya patungkol sa magaspang o ng kayo o kahihiyan. Sa ating future na lecture, kaibigan, atin po itong i-detalye. Well, nasa magandang pundasyon po tayo ngayon. Ang 1,260 years, kaibigan, ito po ay ang Dark Ages. Ito po yung time na maraming mga Kristiyano ang namatay. Over 50 million na mga Kristiyano ang namatay sa panahong ito, kaibigan. But ang ating pong titingnan ngayon ay ang dalawang saksi sa aklat ng pahayag. Ngayon, kaibigan, atin po nakita na ang lumang tipan at ang bagong tipan, ang Moses, si Moses at saka ang propeta, ay nagpapasimbolo sa banal na kasulatan. Malinaw po yan, kaibigan, ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos. Kaibigan, sabi ng Biblia, kung hindi natin susundin ang kautusan at ang propeta, tayo ay nagkasala. Tama po? Tayo po ay nagkasala. Kung hindi ba natin susundin ang Biblia, tayo ba ay nagkasala?
Yes or no? Yes, tayo ay nagkasala sa panahon na hindi natin susundin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Now ngayon, kaibigan, ano po ba ang kasalanan? Sino may alam kung ano ang kasalanan? Atin pong tingnan sa aklat ng Unang Juan 3 verse 4. Napakaraming mga siguro explanation about kasalanan. Ano bang kasalanan? Sabihin niyo siguro, sin. English lang. Mahilig talaga tayo sa translation, mga kaibigan. Ano ba yung kasalanan? Siguro sasabihin ng iba, yung pagnanakaw, kasalanan yun. Oh, yun. Sige, tingnan natin sa Biblia. Mismo, kaibigan. 1 John chapter 3, verse 4. Ano ba ang kasalanan? Sabi po dito, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa ano, kaibigan? Kautusan. Ibig sabihin, kaibigan, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ito yung pag-rebelde sa kautusan ng Panginoon. Kung walang kasalanan o kung walang kautusan, wala ding kasalanan. Simple logic, kaibigan. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Agree ba tayong lahat doon? Yes, of course. Dahil kung walang kautusan, walang nagkakasala. Ang tanong ko ngayon, kaibigan, dito sa ating mundo, may kasalanan ba? May kasalanan ba sa ating mundo? Kung may kasalanan sa ating mundo, kaibigan, ibig sabihin may kautusan. Dahil may kasalanan. Ang kasalanan, ang pagsalangsang sa kautusan. Let me explain, kaibigan. Dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, kung walang kautusan na huhulihin ang magmanihong walang helmet, mahuli ba ang mga taong nagpapatakbo na walang helmet? Ulitin ko yung tanong. Kung dito sa ating bansa ay walang batas na huhulihin ang walang helmet na magmamaneho sa highway o kahit saan, mahuli ba ang magmamaneho na walang helmet? Hindi. Bakit? Walang kautusan na huhulihin ang walang helmet na magmaneho. Pero kaibigan, dahil may batas po tayo dito na kung wala kang helmet, ano mangyayari sa iyo? Huhulihin ka. Kung wala kang lisensya, huhulihin ka. Dahil may batas, may kasalanan, dahil may kautusan. So ngayon, kaibigan, atin munang pag-uusapan ang kautusan. Atin po itong munang iwanan yung propeta, yung dalawang saksi. Titingnan muna natin itong kautusan po ngayon. Handa po ba kayo sa ating pag-aaral, kaibigan? Ang kautusan, ating titingnan yun. Now, kaibigan, sa Biblia, isa lang, only part, ang binigay o isinulat ng Panginoon gamit ang kanyang daliri. Yun po ay ang Ten Commandments. Isinulat po ng Panginoon ang Ten Commandments sa kanyang mismong daliri, kaibigan. Atin pong basahin yan. Sa Exodus 31 verse 18. Sabi po dito, at kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulat ng daliri ng Diyos. Ano ang isinulat, kaibigan? Ano ginamit pagsulat? Daliri. Ano ang isinulat doon? Yun yung kautusan. Ang Ten Commandments. So, ibig sabihin, kaibigan, ang Ten Commandments ay nilagay sa dalawang tapyas na bato, ito ay isinulat mismo ng Diyos gamit ang kanyang daliri. Now, kaibigan, alalahanin niyo po yan, tandaan niyo po yan, ang ginamit po ng Diyos upang isulat ang sampung utos ay ang kanyang daliri. Very good. Saan niya isinulat? Sa dalawang tapyas na bato. Na atin pong tinan, kaibigan, kung ano yung isinulat ng Panginoon doon sa dalawang tapyas na bato na yon, yung Ten Commandments. Sino ba dito nakapagbasa na sa Ten Commandments? Okay, nakapagbasa na sa Ten. Yung wala pa? Okay, maya. Walang problema. Okay? Mayroon pa ba dito na walang hindi nakabasa sa Ten Commandments? Ngayon, kaibigan, atin pong basahin. I-review po natin ang Ten Commandments. Una po dito, kaibigan, itong Ten Commandments na ito, kaibigan, ay broad. Pero atin pong titignan ito ngayon.
Unang commandment ko po, kaibigan, makikita po natin yan sa Exodus chapter 20, verse 3. Sabi po rito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig lang sabihin ng Panginoon dito, kaibigan, na kahit anong bagay, huwag mong unahin. Unahin mo ako, ako ang iyong Diyos, ako ang una sa buhay mo. Yan ang kanyang gustong sabihin, kaibigan, na kahit anong mga bagay sa lupa, huwag mong unahin yan dahil ako ang iyong Diyos. May isang komentaryo na nabasa ako, kaibigan, na kahit anong bagay pala na ating inuuna, mga bagay na ating naging prioridad, ito ay nagiging Diyos-Diyosan sa ating buhay. Kaya pala sabi ng Biblia ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Ako lang ang gawin mong Diyos. Yan po ay makikita natin sa Exodus 20 verse 3. Yan ang unang commandment. Pangalawang kautusan, kaibigan. Sabi dito sa Exodus 20 verse 4. Sabi po dito, huwag kang, ano? Gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang pangalawang kautusan, kaibigan, ay simple lang. Huwag kang gagawa ng iba't ibang larawan. Ibig sabihin, huwag kang maglagay ng little Buddha sa inyong mga tahanan. Ito po, kaibigan, ay binanggit sa Biblia. Ito po yung pangalawang kautusan. Ang pangatlo, kaibigan, by the way, basahin natin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Dito po na nakikita, kaibigan, ang essence or central meaning, ang sentro na kahulugan dito sa tunay na gustong ipaabot ng Panginoon. Pag-ibig ang gusto niyang ipaabot. Malinaw po, kaibigan, na kahit anong sunod mo sa kautusan, ngunit wala namang pag-ibig, ito ay hindi, o ito ay walang kahulugan. Sabi nga ng Biblia sa John 14 verse 15, ano sabi diyan? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ang pag-ibig lamang ang siyang motibasyon na maghahatid sa atin sa tunay na pagsunod. Posible ba, kaibigan, na sumunod tayo ngunit walang pag-ibig? Yes, posible yun. At kung susunod ka, kaibigan, na walang pag-ibig, napakabigat sundin ang mga utos ng Diyos. Naalala ko, kaibigan, nung bata pa po ako, inutusan ako ng magulang ko. Yung punta ka lang ng tindahan, yung pagsunod na may dalang tadyak pa, ah? Si mama eh. Pag ganun pa, punta sa tindahan. Pero sumunod ka. Pero hindi magaan ang pagsunod, kaibigan, dahil mabigat, hindi ko gustong sundin ang aking magulang. Yan din po sa Panginoon, kaibigan. Kung sinunod natin ang Panginoon na walang pag-ibig, ito po ay napakabigat ang ating pagsunod sa Kanya. Ang pag-ibig ay maghatid sa atin sa tunay na pagsunod. Kaibigan, pangatlong kautusan, makita po natin dito, Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa, ano, kaibigan? Walang kabuluhan. Kinakailangan ba natin ang kautusan nito ngayon, kaibigan? Kinakailangan ba natin ito? Na hindi banggitin na walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos? Alam niyo, kaibigan, ang ginagawa ng Diablo ay ganito. Ginawa niya ng pelikula or isang teleserye ang pagbanggit ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Alam niyo pa ba yan? Kung ano yan? Yung OMG? Naging expression natin ng kaibigan na, oh my God, ganoon lang tayo. At alam niyo po ba na ang pagbanggit natin sa pangalan ng Diyos,
Ito ay dapat nasa saktong pagbanggit. Ito ay dapat nasa saktong paraan. Kaibigan, kung tayo ay parang naging nasanay tayo na kahit bawat kilos natin, oh my God! Oh my God! Naging kabuluhan ba ang Panginoon sa iyo? No, kaibigan, isipin niyo po at tandaan po natin na ang Panginoon nating sinasamba ay isang Panginoon na banal, isang Panginoon na puno ng kaluwalhatian. Kung kayo po kaya, kaibigan, na ang inyong pangalan ay gaganunin, kayo po ba ay masaya? Paulit-uliting banggitin ang iyong pangalan? Kaibigan, walang kabuluhan. Sabi sa pangatlong kautusan, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kailan ba natin pwedeng mabanggit ang pangalan ng Diyos? Sa panahon na tayo ay manalangin. Tayo ba ay nag-joke-joke sa ating panalangin? No. Hindi natin nilalaruan ang paglapit sa Panginoon ni ang pagbigkas sa kaniyang pangalan. Dahil ito po ay banal, kaibigan. Sabi nga sa pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang Panginoon mong, ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Now let's move on, kaibigan, sa pangapat na kautusan. Sa pangapat na kautusan, Exodus 20 verse 8 and 9, dito po, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi na po dito, kaibigan, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ng inyong aliping lalaki, kahit nga iyong mga trabahante. Sabi niya, ni babae, ni ang inyong baka, ni ang inyong tagap-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Katuloy, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ibig lang sabihin, kaibigan, ng kautosan ito na kailangan mong magpahinga isang araw sa isang linggo. Ngayon, kaibigan, sa ating mundo, 7 days a week tayong nagtatrabaho. Tama po? Ano ba ang mangyayari sa isang kotse kung ito ay ginagamit mo parati na walang pahinga? Ma-overheat ito, kaibigan, at ito ay masisira. Ganon din, kaibigan, dahil inibig tayo ng Panginoon, gusto niya na tayo ay magpahinga sa isang araw sa loob ng isang linggo. Yan ba ay maibigan na Diyos, kaibigan? Yes, kaibigan, isang maibigan na Diyos. Alam niya na maging busy siguro tayo. Alam niya na tayo ay maging busy sa ating mga hanap buhay. Ngunit kanyang inilaan ang isang araw para tayo ay magpahinga. Yan ay utos ng Panginoon. Ang pang-apat na utos. So sabi niya, iset niyo ang isang araw para sa akin. Magpahinga ka. Patuloy po tayo, kaibigan. Now, atin pong tingnan ang panglimang utos. By the way, kaibigan, yung first four commandment, yung unang apat na utos, yun po ay, napansin niyo po dito doon, kaibigan, ang tinutukoy po doon ay parating sino? Ang Panginoon. So, ibig sabihin, yung first four commandment, ito po ay para sa Panginoon. At ang sixth commandment, kaibigan, na natitira, ito po ay ang para sa pag-deal natin sa ating mga kapwa, sa tao. Tingnan niyo po, pansin niyo po. Sa sixth commandment, Exodus 20 verse 12, sabi diyan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumatagal o tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Mga magulang, kinakailangan ba ito na nakautosan ito ngayon? Kinakailangan, kaibigan. Kinakailangan ba ito sa Pilipinas? Kinakailangan. I don't know kung gusto niyo yon, mga magulang, na sundin kayo ng inyong mga anak. Yan ay sinabi ng Diyos. Pero let me clarify, kaibigan. Sabi ng Panginoon kanina na huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Now, kaibigan, kung ang magulang mo ay susuguin ka na hindi sundin ang Diyos, sino kaya ang iyong susundin? Ang magulang mo ba or ang Diyos? Sabi ng Biblia, kaibigan, I'd rather to obey God rather than men.
Sa panahon, kaibigan, na kayo ay pinapalayo ng ating mga magulang o ng inyong mga magulang, hindi kayo pinapayagan na sundin ang Diyos, sundin natin ang Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Ngunit, kaibigan, irespeto natin sila. Honor them, respetuhin natin ang ating mga magulang. Kinakailangan ba natin ang kautusan na iyon ngayon? Yes, napaka-importante po nun, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, ngayon, hindi na natin tinuturuan ang ating mga anak na sumunod. Mga magulang, kung hindi po natin mapasunod ang ating mga anak, kaya ba natin silang ipasunod sa Panginoon? No. At kung titignan niyo po, kaibigan, sa Amerika, alam niyo po ba sa Amerika? Sabi ng isang nagdalaw sa Amerika, at siya ay kinausap ng Amerikano. Sabi niya, ano ba ang bagay na inyong natutunan dito sa Amerika? Nung umalis sa Amerika, sabi niya, ang natutunan ko dito, ang daling sumunod ng mga magulang sa anak. Naging under yung mga magulang, kaibigan, sa kanilang mga anak. I don't know kung nangyari din yan ito dito sa Pilipinas, na naging under tayo sa mga anak. Ano yung kaibigan? Kailangan natin ang kautusan na ito. Kailangan natin turuan ang ating mga anak na sumunod sa ating utos upang sila ay madaling sumunod sa utos ng Panginoon. Ito ba ay malinaw so far, kaibigan? Yan ang panglimang utos. Now, dako tayo sa pang-anim. Exodus 20 verse 13. Ano ang sabi dyan? Huwag kang papatay. Kaibigan, kinakailangan ba natin ang kautusan na yan ngayon? Huwag kang papatay? Yes, kaibigan. Kinakailangan po natin yan ngayon. Kung ating susundin po ang kautusan na yan, kaibigan, napaka mapayapa po siguro ng ating mundo. Kung sinunod lang ang kautusan ng Panginoon, napaka masagana sana ng mundong ating tinitiran. Wala siguro mga patayan, wala siguro mga digmaan kung atin lang itong sinunod. Wala sigurong abortion. Wala itong lahat na mga duguang mga digmaan, kaibigan, kung sinunod lang ang kautusan ng Panginoon. Kinakailangan ba natin ang kautusan ito? Huwag tayong pumatay. Pero kaibigan, may tanong ko lang. Alam niyo po ba na kahit hindi tayo nakapatay ng tao, tayo din ay nakakagawa ng pagpatay sa panahon na ating... Let me illustrate. Ang paninigarilyo niyo ba ay makakasama? Yes. How about ang pag-iinom ng alak? Yes, makakasama. Ito ba ay pumapatay sa atin, kaibigan? Yes, ito ay pumapatay sa atin. Sabi sabihin, yan lang, kaibigan, hindi ka pumatay ng isang tao, ngunit, kaibigan, ikaw ay nagbigay ng installment suicide. Nilagay mo yung suicide mo dyan, installment suicide, inom ka ng inom ng alak, sigarilyo ka ng sigarilyo, hanggang ikaw ay mamatay. At siguro, how about yung, ano bang epekto ng junk foods? Makakapatay ba yung junk food? It will lead us to death. Yung sobrang asin, sobrang alat, di ba? Ito yung mga epekto ng junk food. So, kaibigan, may mga bagay din pala na pwede nating magawa ang or masalangsang ang kautosan ito sa ating sariling mga desisyon. Huwag kang papatay. Yan ang sixth commandment. Huwag kang papatay. Pangpitong commandment, kaibigan. Exodus 20 verse 14. Ito po ang sabi. Huwag kang mangangalunya. Yan ba ay kinakailangan ngayon? Yes, kaibigan. Huwag kang mangangalunya. Kung hindi epektibo ang commandments ngayon, kaibigan, ng Panginoon, okay na siguro mangangalunya. Wala nang problema. Hindi yan kasalanan kung ito ay nawala na. So huwag kang mangangalunya. Alam niyo ba, kaibigan, sa United States, tinutulungan ng internet yung mga taong kasal na maghanap ng ibang partner. Alam niyo po ba na may website sila na join free and change your life today. Tinutulungan ng internet, kaibigan, na maghanap ng ibang partner. Sila ay kasal. Ngunit sabi niya, wag mong sabihin sa iba. Join ka dito, log in. At ikaw, kaibigan, ay magkakaroon ng partner.
Yan ay pangangalunya. Ito ba ay kinakailangan natin ngayon, kaibigan? Siguro dito sa Pilipinas ay hindi siguro uso ito. Ngayon may mga pagkakataon din na may pangangalunya. Importante yan, kaibigan, sa ating mundo ngayon. Itong commandment nito, kaibigan, ay kailangan nating sigurong basahin sa Hollywood. Alam niyo ba mga Hollywood? At sa ating mga pelikula ngayon, kaibigan, yung mga pelikula ngayon ay puno ng mga pangangalunya. Napansin niyo ba yun? Ano yung mga pelikula alam niyo ng pangangalunya? Ano yun? Ano yung mga pelikula ngayon? Yung mga pelikula, hindi ko naalala, hindi ako kasi nanonood ng TV. O yun, yung mga ganon. So ito ay kailangan nating basahin, kaibigan, sa kanila. At nagiging immoral ang ating mundo. Yan ang pang-pitong utos. Pang-walong utos, kaibigan. Exodus 20 verse 15. Ito po ang sabi. Huwag kang magnakaw. Rather, hindi po na-edit ang slide. Sabi po sa Exodus 20 verse 15, huwag kang magnakaw. Alam niyo po ba, kaibigan, na in 2008, 75% na nagtatrabaho sa office, napag-alaman ng employee, yung may-ari ng corporation, na nawawalan siya ng mga gamit at napag-alaman na itong mga employees pala na ito ang siyang nagnakaw ng mga produkto nila. 75%, kaibigan, at sa US, kaibigan, 994 billion dollars ang nawala sa corporation ito. Napakarami, kaibigan, at kanila napag-alaman na ang nagnakaw lang nito ay ang mga kanilang trabahante. I don't know kung nangyari din yan ba nandito sa ating mundo o sa ating bansa na may pagnanakaw na nangyari sa mga opisina. Ang ninth commandment, kaibigan, ang eighth, huwag kang magnakaw. Pang-siyam, Exodus 20 verse 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito ba ay kinakailangan natin ngayon? Yes, importante ito. Huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Kaibigan, kailangan siguro nating isipin ng maigi kung ano ang ating sasabihin sa ating kapwa. Dahil baka tayo ay nakakagawa ng kasalanan, kaibigan. Imagine niyo po, kaibigan, kung ang mundo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, may mga away bang mangyayari? Wala. Kung ang buong mundo ay sumusunod sa kautusan na ito, kaibigan, walang mga haka-haka, walang mga pag-away-away. Yan ang maghahatid sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang pang-sampo, kaibigan, sa kautusan ito, Exodus 20 verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa, ni ang kanyang Toyota. Yan bang sabi ng Biblia? Kaibigan, baka may Toyota ang kapitbahay mo at bibili ka rin ng Toyota? Or hindi Toyota, yung sobra pa sa Toyota? Or siguro mga kabataan, may cellphone na iPhone yung classmate mo. Ah, pagkakita mo na may iPhone na classmate, bibili ako ng Apple bukas. Pagkatapos may Apple na rin siya, bibili ka rin ng mas higit pa sa Apple. Hanggang ikaw, kaibigan, ay mabankrap. Wala ka ng pera. Kasalanan, kaibigan, ang pag-iimbot, pagkaingit sa mga bagay ng iba. Kaibigan, huwag po kayong maingit. Gusto lang ng Panginoon na maging kontento tayo kung anong meron tayo. Kontento ba kayo, kaibigan, kung anong meron kayo? O pag nakita niyo yung bagay sa kapitbahay niyo, gusto ko pa. Gusto kong lumampas sa kanila. Ito, kaibigan, ang sampung susi sa kapayapaan at kaligayahan. Now, atin nakikita ngayon, kaibigan, na ang sampung kautusan ay kinakailangan natin ngayon upang ating masumpungan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Kaibigan,
kung atin pong susundin ang sampung kautusan, ang kautusan ng Panginoon, ito po ay napakagandang epekto sa ating buhay. Sabi nga ng Biblia, mapalad o maligaya, silang sakdal sa lakad, na ano kaibigan? Nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Kung gusto niyo talaga maging masaya, maging maligaya ang iyong buhay, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ito ang magbibigay ng kapayapaan. Sino ang sumulat ng sampung kautusan? Ang Panginoon, gamit ang kaniyang daliri. Saan niya isinulat? Sa bato. Kaibigan. So now, atin po nakita, kaibigan, na ang sampung kautusan ay gustong ipasunod ng Panginoon sa atin upang tayo ay tunay na maligaya at maging masaya. Nasabi po dito, kaibigan, sa Romans chapter 2 verse 13 na tayo ay kailangang sumunod sa kautusan, doers of the law, na siya ang magiging matuwid. Ang sumusunod sa kautusan ay magiging matuwid. Gusto ng Panginoon tayo ay sumunod sa kanyang kautusan. Sabi sa Romans 1 o 2 verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap. Ibig lang sabihin, kaibigan, kung narinig natin yung kautusan at hindi natin ito sinunod, hindi tayo maging ganap sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, kaibigan, bakit natin susundin ang kautusan? Siguro pwede naman na siguro na hindi natin susundin ang kautusan. Bakit ba talaga natin sundin ang kautusan? Para ba tayo ay maligtas? Para ba na maligtas ako, sundin ko ang kautusan dahil gusto ko ng kaligtasan? Well, kaibigan, hindi po natin pwedeng, hindi po tayo maligtas dahil sa kautusan. Tignan po natin ito. Dinamin ko ito, kaibigan, sa Ephesians 2 verse 8 and 9. Sabi po dyan, sapagkat sa biyaya kayo nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, kaibigan, kahit nga ang pagsunod sa kautusan ay hindi makakaligtas sa atin. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos, sabi ng Biblia. Ito ay regalo para sa atin. Kaibigan, wala po, hindi po natin kayang maligtas dahil sa ating mga gawa. Kaloob ng Panginoon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay isang biyaya, hindi sa gawa. So dito na nakikita, kaibigan, ang totoong motibo sa pagsunod. Kailangan nating sundin ang Panginoon dahil ano? John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos, kaibigan. Dahil nga ang Diyos ay puno ng pag-ibig, kanyang ipinabot sa atin na kung ako'y inyong iniibig, masusunod nyo na masaya ang aking kautusan. Ngunit kung hindi iniibig, hindi pag-ibig ang motibasyon ng pagsunod, ang commandments o ang kautusan ay hindi maging masaya sa inyo. Ito ang sabi ng Biblia, kaibigan. Sa Matthew 22, 36 to 30 to 40, kaibigan, sabi ito, Guru, sabi ng isang young rich ruler, sabi niya, Guru, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Anong sabi ni Jesus? Pansin niyo po ang sagot ni Jesus po dito. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Alam niyo po, kaibigan, sabi ng iba na yan ay na mababasa na natin sa aklat ng Mateo or nasa Bagong Tipan. Ngunit alam niyo po, kaibigan, na yan, utos na yan, ay mababasa din natin sa Deuteronomy 6 verse 5. Yan ay nandun din sa Lumang Tipan. Mababasa din. Yan ay hindi bagong utos. Yan ay kasama sa sampung utos. Ibig lang sabihin, kaibigan, na yung first four commandment, yun ang gustong ipaabot ng Panginoon na ibigin mo ang yung Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at ng buong yung kaluluwa. So dito po, kaibigan, natin nakikita, yan. At anong kadugtong? At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. May tanong ko lang, kaibigan,
Kung mahal mo ba ang Diyos, ikaw ba ay maghahanap ng ibang Diyos? No. Kung iniibig mo ba ang Panginoon, ikaw ba ay babanggitin mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan? No. Dahil mahal mo ang Diyos. Ito yung binamagit na ibigin natin ng buong puso ang ating Panginoon. Sa pangalawa, kaibigan, sabi niya, ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. May tanong ko lang. Kung iniibig mo ba ang iyong kapwa, ikaw ba ay magsisinungaling sa kanya? No. Kung iniibig mo ba ang iyong kapwa, kaibigan, ikaw ba ay magagalit sa kanya? No? Ikaw ay maiinggit sa kanya? No. Kaya kaibigan, ito pala ang dalawang kautusan. Ito ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, at nabasa din natin yan sa Leviticus 19, verse 18. Hindi lang po yan, kaibigan, nandun sa bagong tipan o sa lumang tipan. Yan din ay makikita natin sa lumang tipan. At ang kalutong, kaibigan, atin mong pansinin, ito ang sinabi. Sa dalawang utos na ano? Ito'y nauuwi ang buong kautusan. Yan ba ang Ten Commandments? Yes, yan ang sampung utos. At ang mga propeta, kaibigan. Ano ang pundasyon ng dalawang saksi, kaibigan? Ang pag-ibig. Dito pa natin nakikita, kaibigan, na ang buong Biblia ay patungkol sa pag-ibig. Sa kautusan, pag-ibig. Kautusan sa Panginoon, pag-ibig. Kautusan sa kapwa ay pag-ibig. Dito po natin nakikita, kaibigan, na ang buong Biblia, ang tema ng Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Tayo po ba ay masaya dahil tayo'y iniibig ng Panginoon? Isa sa mga rason, kaibigan, bakit tayo binigyan ng kautusan? Dahil tayo ay iniibig ng Diyos. Malinaw po yan, kaibigan. Pag-ibig ang pundasyon ng ating pag-aaral. Ang kautusan, ang salita ng Diyos, ang dalawang saksi. Kung atin po tinakibigan ngayon, ang Biblia po nagsasabi, inahinintulad po ang kautusan sa isang salamin. Sino na ba dito nakakita ng isang salamin? Siguro, may salamin ba kayo sa inyong bahay? Nakita niyo ang mukha niyo sa inyong salamin? Yes, of course. Now, tinan po natin, kaibigan. Inahalintulad ang kautusan sa salamin. Atin po makita dito ang tunay na kahulugan ng kautusan. James 1:23-25. Sabi po dyan. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Pansin niyo po. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Patuloy. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ang kalayaan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng ang taong ito sa kanyang ginagawa. Dito po natin nakikita, kaibigan, na binasa po natin na ang kautusan ay inahalintulad ng salamin. Now, kung mabasagin mo ang salamin, kaibigan, ilang salamin ba ang nabasag? Ang buong salamin ba ang nabasag? Yes, kaibigan, ibang titilin dito, ilan bang kautusan ang ating nasalangsang sa panahon na ating nasalangsang ang isang kautusan? Ito pang sabi ng Biblia. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may ano? Natitisod sa ilan? Sa dalawa. Isa. Ay nagiging makasalanan sa lahat. Ibig sabihin, kaibigan, kahit isang kasalanan lang, ang buong kautusan ay ating na salangsang. Kagaya ng salamin, na pagbabasagin mo ang salamin, buong salamin ay mababasag, hindi na nagamit. Pero gusto ko lang din namin, kaibigan, ang kautusan ang siyang magpapahayag sa inyo, magpapakita sa atin sa ating tunay na kondisyon. Ito po ang magpapakita sa atin kung sino tayo, kaibigan. Pero hindi po ito ang siyang maglilinis sa atin. Now let me illustrate. Siguro kayo mga babae, galing kayo sa trabaho, pag-uwi niyo, tumingin ka sa salamin. Nung tumingin ka sa salamin, kaibigan, nakita mo yung lipstick mo, nasangipin mo na. At nung nasangipin mo na, kaibigan, ang gagawin mo ba, walang hiya itong salamin na ito? Babasagin mo ba yung salamin? Pupunta ka ba sa banyo at sinabi mo, wala kang hiya?
Ganun ba ang gagawin mo, kaibigan? Of course, hindi. Magagalit ka ba sa salamin? Or siguro, pagkakita mo sa salamin sa iyong mukha, sabi mo, walang hiya itong salamin. Sabi ng partner mo, siguro, ano ba nangyari sa iyo? Hindi ko na gustong tumingin sa salamin. Bakit? Yung salamin na yan, pinapakita kung sino yung ano ang aking mukha. Siguro magagalit ka, kaibigan. Or siguro, ganito ang gagawin mo. Nung nakita mo na ang lipstick mo ay nandun na sa iyong ngipin at nandun siguro sa iyong apisngi, siguro nung nakita mo sa salamin, lilinisin ko nga ito, kinuha mo yung salamin at ginanon mo sa mukha mo. Malilinis ba yun, kaibigan? Siguro ang nangyari sa lipstick mo, mas dumami pa yung lipstick sa mukha mo. Ibig lang sabihin, kaibigan, hindi po ang kautusan ang maglilinis sa atin. Ito po ang siyang magpapahayag kung anong rumi meron tayo. Nakita niyo po? Sino po ba ang maglilinis sa atin, kaibigan? Sabi po ng Biblia, ngunit kung tayo'y magsilakad sa liwanag na gaya ng isang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at ano? Nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Only the blood of Jesus ang makapaglilinis sa atin, kaibigan. Only. Yun lamang ang siyang makapaglilinis sa atin, kaibigan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sabi diyan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig sabihin, kaibigan, ang kautusan ang siyang maghahatid natin sa kay Jesus. Makikita natin ating sarili, nung tinignan mo yung kautusan, kaibigan, nakita mo na ikaw pala ay nagkasala at kailangan mong pumunta kay Jesus at para ipahayag mo sa kanya ang iyong kasalanan at ikaw ay maging malinis. Nung siguro nabasa mo yung kautusan, napansin mo siguro na ako ay nagbabanggit ng mga salita na hindi kapuri-puri sa Diyos. Ako siguro ay nakakapagsalangsang dahil nabanggit ko yung pangalan ng Diyos na walang kabuluhan at pumunta ka sa Panginoon at ikaw ay humingi ng kapatawaran at ikaw ay nilinis ng Panginoon. Kaibigan, ang pwedeng magbibigay sa atin ng kalinisan ay hindi ang kautusan, kundi si Jesus. Si Jesus lamang ang siyang magbibigay sa atin sa kalinisan, kaibigan. Ngunit ang tanong, kaibigan, maraming mga tao ngayon na nagsasabi na maraming mga nag-claim ngayon ng mga Kristiyano na sila ay tumutupad sa kautusan. Ano ba ang sabi ng Panginoon po dito ng Biblia? Sabi po sa 1 John 3, 2 verse 3 and 4, ito po sabi. Panasin niyo po, kaibigan, kung ano ang binanggit po dito. Basahin natin lahat, ready go? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay ano, kaibigan? Sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Napakabigat po na binanggit ng Panginoon. Sabi niya, kung sinasabi mo na sumusunod ka sa akin at nakikilala mo ako at hindi mo naman sinusunod at tinutupad ang aking mga kautusan, ikaw ay ano, kaibigan? Sinungaling. Sabi ng Biblia, ang pagsisinungaling ba ay kasalanan? Yes, kaibigan. Yan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya pala gusto ng Panginoon na isulat niya ang kautusan niya sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Siya po ay nagbigay ng tipanan para sa atin na isusulat niya ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso. Yan po ay makita natin sa Hebrews 8 verse 10, sa Hebrews 10 verse 16, upang sa atin, kaibigan, ay maging easy or maging maganda, masaya ang ating pagsunod sa Panginoon. Kung babasahin po natin, kaibigan, sa Psalm 40 verse 8, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, sabi ni David, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay ano? Nasa loob ng aking puso. Madaling sundin ang Panginoon, kaibigan, pag ang kautusan ay nasa ating mga puso. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito yung gusto ng Panginoon na maranasan natin, kaibigan, na ang kanyang kautusan ay kanyang maisulat sa inyong mga puso at mga isipan upang hindi maging mabigat ang ating pagsunod kay Jesus. Napakagandang
pangako, kaibigan. Dito po natin nakita sa ating pag-aaral ngayon. Na ang kautusan at ang propeta, ang buong kautusan ay puno ng pag-ibig. Ngayon, may nagsasabi, kaibigan, na ang kautusan na ito ay ipinako na sa cross. Ito ay nawala na doon sa cross. Ito yung ating huling sasagutin, kaibigan. Lastly, ang kautusan ba talaga ay naipako na sa cross? Ito ba talaga ay nawala na sa cross? Napakaraming mga Kristiyano na nagsasabi ngayon, nawala na ang kautusan. Napako na yan sa cross, kaibigan. Ngayon, ang tanong, kaibigan, napako na ba talaga sa cross ang kautusan? Sa Colossians 2:14, kaibigan, sabi nito, binura ang isinulat kamay ng mga ordinansiyang laban sa atin, na salungat sa atin, at inalis ito sa daan, ipinako ito sa kaniyang cross. Natin nakita, kaibigan, na may kautusang ipinako sa cross. Ngunit ang tanong, kaibigan, anong kautusan kaya yung ipinako sa cross? Tingnan po natin. Sabi dyan, binura ang isinulat kamay. Pansin niyo po yung isinulat kamay. Now, tingnan po natin, kaibigan, ano po ba yung isinulat kamay? Anong kautusan ba yung isinulat kamay? Dahil alam natin na ang 10 utos ay hindi sulat kamay, sulat ito ng daliri. Pansin natin, sulat kamay ang nabura sa Calvary or doon sa cross, kaibigan. Tingnan po natin, sa Daniel 9:10-11, alam niyo ba na may dalawang kautusan sa Biblia? Pansin mo natin. Daniel 9:10-11, ni hindi man namin, tinatalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa kanyang mga kautusan na kanyang inilagay sa harap namin sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan. Yan ay number one. Yan ay ang kautusan ng Panginoon. Yan ay ang kaibigan? 10 Commandments. Now, sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig, kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kaibigan? Kautusan ni Moses. Yan ang pangalawa, kautusan ng Panginoon at ang kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. Yan ang ceremonial law, ang law ni Moses. Tanong, kaibigan, sino ang sumulat sa Ten Commandments? Ang Panginoon, gamit ang kanyang daliri, saan? Sa bato. Now, kaibigan, ang kautusan ni Moses ay sulat kamay at ito ay inilagay niya sa aklat, hindi sa bato. Pansin niyo po, kaibigan, dito nga sa sanctuaryo, makikita natin yung dalawang kautusan na yun. Ang kautusan ng Panginoon ay nasa loob ng kaban. By the way, ang 10 kautusan ay daliri ng Diyos ang ginamit sa pagsulat. Sa kay Moses naman ay kamay ni Moses. Of course, ang Panginoon ang sabi kung ano ang kanyang isulat. Sa bato isinulat, sa libro isinulat, sa loob ng kaban, sa labas ng kaban. Dito po natin makikita, kaibigan, ang Ten Commandments ay nandun po sa loob at ang aklat ay nasa labas ng kaban. Dito po natin nakita ang kaibahan ng 10 utos at yung Moses Law, ang kautusan ni Moses. Ano yung napako sa cross na kautusan? Ang kautusang ceremonial ni Moses. Ito ang nawala, kaibigan, doon sa cross. Kaya nga, kaibigan, itong kautusan ni Moses ay nagsisentro kay Jesus. Nagpapakita sa pagkamatay ni Jesus. At kaibigan, nung namatay si Jesus, ang lahat ng pag-aalay ay nawala. Atin ngayon mababasa dito, kaibigan, sa Daniel 9:27, ang pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ang kautusan ni Moses, kaibigan, ay yung mga detalye patungkol kung paano mo ialay ang karnero or yung kordero. Paano mo ito gagawin doon sa pagserbisyo sa sanktuaryo? Ito ang kaniyang ceremonial law. Ngunit yan ay ipinako na sa cross. Yung lahat ng mga types pa simbolo patungkol kay Jesus, yan ay naipako na sa cross, kaibigan. Kaibigan, atin nakita na nung namatay si Jesus, lahat ng mga pag-alay ay nawala at nanatili pa rin ang sino? Anong kautusan? Ang Ten Commandments. Kaibigan, tanong, may Ten Commandments pa ba ngayon? Yes!
Hindi po naipako ang sampung utos doon sa cross. Ang naipako ay ang ceremonial law, sulat kamay ni Moses, yung mga detalye patungkol sa mga seremonya noong unang panahon. Ngunit ang sampung utos, kaibigan, ay nandito pa rin ngayon. Kaya nga, kaibigan, dahil hindi naipako ang Ten Commandments sa cross, nandito pa rin tayo, may batas pa rin na huwag kang magpatay. Kung ito ay nawala na, kaibigan, okay na magpatay ngayon. Kung ito ay wala na, okay na na tayo ay mangangalunya ngayon. Sa pagtatapos, kaibigan, illustrate ko lang ito. Yung sabi ng iba na we are under grace, nasa ilalim na tayo ng pananampalataya, hindi na sa kautusan. Okay na tayo magkasala. Let me illustrate. Ilagay natin, kaibigan, na ikaw ay nagmaneho doon sa highway. Papunta ka sa Manila. Pagdating mo doon sa Manila, kaibigan, ikaw ay walang helmet. Wala kang lisensya. At may isang MMDA na iyong nasalubong. At noong nandun ka, kaibigan, ikaw ay pinuntahan. Nagdala ng ticket yung MMDA. Ano kaya ang pakiramdam mo? Patay ako dito. Wala akong helmet, wala akong lisensya. Pagdating mo doon, kaibigan, ikaw ba ay under sa kautusan? Yes, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan ito. Dahil sabi ng batas, kung ikaw ay magmamaneho na walang helmet, magmamaneho na walang lisensya, ikaw ay, anong mangyari? Posible ka na makulong. At nung nandun ka, kaibigan, ikaw ay talagang kabado na kabado. At nung pagdating ng officer, boy, wala kang helmet, wala kang lisensya, alam mo ba kung ano ang hahantungan mo niyan? Ikaw ay makukulong. Ngayon, kaibigan, ikaw ay nagpakaawa. Ikaw ay nagmamakaawa sa kanya. At nung ikaw ay binigyan ng awa, ikaw ay nasa ilalim na ng awa. Hindi na sa kautusan. Naintindihan nyo? Hindi na sa kautusan, ikaw ay nandun na sa ilalim ng awa. Hindi na sa kautusan. Ngunit, kaibigan, ang gagawin mo ba ay ganito. Yes, nasa ilalim na ako ng awa. Ikaw ay magmamaniho pa rin na walang helmet at walang lisensya? Dahil ikaw ay nasa ilalim na ng awa? O, ang mangyari, ikaw ay magkuha ng lisensya at ikaw ay mag-helmet sa iyong pagmamaneho. Yun ba ang mangyari, kaibigan? Masusundin ba natin ang kautusan dahil nasa ilalim na tayo ng awa? Yes, kaibigan. Dahil tayo ay nasa ilalim ng awa, masusundin pa natin ang kautusan. Ito yung sinasabi ng Biblia, kaibigan, na ikaw ay nasa ilalim na ng kautusan. Mas masusunod pa natin ang Biblia, ang kautusan, dahil tayo ay nasa ilalim na ng awa. Kaibigan, Romans 3:31, niwalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sabi ng Biblia, kaibigan, mapalad, maligaya silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Kaibigan, yan ba ang hiling mo ngayong gabi? Nasusundin mo at tutuparin mo ang kautusan ng Diyos? Gusto mo bang mahalin ang lubusan ng Panginoon? Sino bang gusto dito na, yes Lord, gusto ko pong ikaw ay aking mahalin ang lubusan. Pwede ba ipakita sa pagtaas ng kamay? At gusto mo bang sundin dahil mahal mo si Jesus ang kanyang mga kautusan? Yan bang dalangin niyo, kaibigan? Tayo tumayo sa ating pagtatapos. Dakila po na yung Panginoon, maraming salamat. Tunay na ikaw ay puno ng pag-ibig. Pinakita niyo po sa amin na kami ay nagkasala. Kami ay nagsalangsang sa iyong kautusan. Kaya po, Panginoon, pinakita niyo po ang iyong kautusan upang kami po ay pupunta sa iyong harapan. Nawa, ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng motibasyon na ikaw pa ay aming lubusang maibig. Panginoon, sa gabing ito, silyuhan niyo po ang aming mga desisyon na gusto po namin sundin ang iyong kautusan. Hindi po namin gustong magkasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bukas po, kaibigan, ang ating pag-aaralan. Ang kinasusuklaman na topiko ng Diablo. Good night po, kaibigan, and bukas po, balik po kayo
dahil napakagandang pag-aaral po na ating pag-aaralan po bukas, the topic that Satan really hates. Huwag po kayong mukhang pigil sa Diablo. Good night po, and may the Lord bless you.